خذ العلم من الأكابر إذا أردتم العلم فخذ العلم من الأكابر kapag nais niyo talaga ng kaalaman kunin ninyo ito sa mga matataas na mga ulama kibar fil ilm wal amal kibar fil ilm wal amal yung sila yung matataas sa kaalaman at sa pagsabuhay ng kaalaman dahil maraming may kaalaman masteral doctoral or ustadiya ngunit hindi sila ulama sa amal. Sandali lang siya kasi magandang punto yan ngayon eh. Marami nang chatin ngayon. Mainit nga talaga sa Riyadh, no? Ganyan talaga yan ang weather ngayon. Mainit kasi ang talakayan natin ngayon, ha? Yes. Muhammad Ali Granadero. Mainit ang palapa, kaya uminit dito. Hindi, kanina, pinagpawisan ako sa palapa eh. Yes. Baka umipikto na talaga, no? Paano mo, ano ang may papayo mo sa ating mga kapatid na nanunood para piliin nila ang sino yung dapat nilang panoorin na sila ay hindi maligaw. Kasi ngayon, ang bawat isa ngayon sa ano, ay nagtuturo. Kaya daw si ito, si Yusuf Butukan, ayaw niya mag-live daw kasi natatakot din siya na makaano. So, ano ang may advice natin? Paano makikita natin yung totoong nagtuturo ng tama? Subhanallah. Napakabigat na tanong yan, Sheikh. Paano natin malaman kung sino ang mga natuturo ng kabutihan? Subhanallah. At sino yung nagmali? At sino yung dapat pakinggan? Sa totoo lang, wala akong karapatan na magsalita, ngunit mayroon akong payo. Ano yung payo ko? Yun yung payo na narinig ko sa ating mga ulama. Kasi silang mga ulama ang mayroong karapatan kung sino ang hatulan na kagaya nila ng mga ulama. Kaya si Imam Malik bin Anas al-Asbahi rahimahullah ta'ala, yung imam ng Madina, sabi niya, "Ma jalastu lit-ta'lim wala lil-fatwa hatta shahidi sab'una min ulama al-Madina." O kamakala Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hindi ako umupo sa Madina sa pagfatwa at pagtuturo hanggat sa sumaksi sa akin ang 70 mga ulama sa Madina na ako ay karapat-dapat na magturo at magbigay fatwa. Ang tanong ngayon, kapag sinabihan ka ng kapitbahay mo na nagtitinda lang ng halo-halo o di kaya ng fishbowl na ikaw alim, tataas, mubuka din mong atay din, magfatwa din ka, magtudo din ka. Dili. No? Huwag mong purihin lang yung sarili na kapag may sabi yung alim-alim ka na. Ang dapat na pumuri sa'yo at magbigay sa'yo ng karapatan na upang maging alim ka, yung mismong alim. Kasi ang mga ulama, sila nakakaalam kung sino yung mga ulama na kagaya nila. Subhanallah. Kasi ang mga normal na mga tayo, hindi nila alam kung sino yung mga ulama. Hindi naman kinukuha sa ang pagiging ulama sa pagtulog o di kaya sa pag-self-study na magbasa ka ng encyclopedia, magbasa ka ng ilang volumes ng fatwa ay alim ka na. Kung yung mga nag-aral ng doctoral degree hindi mga ulama, bakit ko sinabi hindi ulama? Narinig ko ito mismo sa mga ulama ng Qasim. Nangyari sa Jamia Islamiyah Sheikh, ito si Sheikh Amrullah Jambangan, graduate ng Madina Islamic University. Pagkatapos ng graduation ng mga doctoral degree doon, sinabi ng kanilang ustad, professor doon, "Sir tumulaan tulaba, ngayon ay ganap na kayong mga estudyante." Kaka-graduate nila yan? Ng doctoral degree sa Sharia. Ngayon, naging ganap na kayong estudyante. Doctoral degree yun mga kapatid. Subhanallah al-Azim. Kaya mahirap. No? Tayo sa kalingkingan ng kanilang kalaman. So, bilang payo, pakinggan ninyo ang mga matataas na mga ulama. Dahil ang mga estudyante ng Islam, kahit nagkakaroon ng mga khilaf, dahil sa mga estudyante. Yung apat na imma, si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, wala silang masyadong khilaf. Mabibilang lang sa daliri yung kanilang mga khilaf. Example, si Imam Shafi'i, na sheikh ni Imam Ahmad, Imam Ahmad na estudante ni Imam Shafi'i, alam niyo po ba kung ilan lang yung khilaf nila? Hindi umabot ng 20. Yung khilaf nilang dalawa. Pero yung kanilang mga atba, yung mga tagasunod, daan-daan yung kanilang mga khilaf hanggang ngayon. Kasi bakit? Malayo sila yung iba sa kanila sa manhaj o paraan ng kanilang mga ulama. So ang mga tutunan natin dito, masarap na, mashallah. Barakallahu fiik ya Mujahid. Hindi rin matatapos-tapos. So ang matutunan natin dito bilang pangkalahatan ay khudul ilm. Khudul ilma anil akabir. Khudul ilma anil akabir. Khudul ilma anil akabir. Idha aradtumul ilm, fakhudul ilma anil akabir. Kapag nais niyo talaga ng kaalaman, kunin ninyo ito sa mga matataas na mga ulama. Kibar fil ilm wal amal. Kibar fil ilm wal amal. Yung sila yung matataas sa kaalaman at sa pagsabuhay ng kaalaman. Dahil maraming may kaalaman, masteral, doctoral, or ustadiya, ngunit hindi sila ulama sa amal.
Ibig sabihin, kulang ang pagsabuhay nila. Huwag niyong kunin yung kanilang kaalaman. Dahil ang kaalamang makukuha niyo sa kanila ay fitna. Dahil magkakaroon kayo ng masamang pag-uugali, pagmamataas, panginginsulto, pagmumura at iba pang mga kasamaan na kung saan hindi tinuro ng reliyong Islam. Kaya kunin ninyo ang kaalaman sa makibarul ulama al-ilm, kibarul ulama fil amal, sa tatbik. No? Hindi tinitingnan nito yung edad dahil may mga ulama na kahit maliit pa yung edad nila ay mga kibarul ulama na. Anong dalil? Si Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, bakit siya isinasali ni Umar radiyallahu ta'ala anhu sa kanyang assembly nung khalifa si Umar radiyallahu anhu? Kabilang si sa majlis si Uthman bin Affan, si Ali radiyallahu anhu at yung 10 mga hinatulan ng Allah na siya taga-paraiso. Samantalang si Ibnu Abbas nang pumano ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay 14 years old lang, bakit isinali sa majlis ni sa pagpupulong ni Umar radiyallahu anhu dahil kabilang sa mga kibar ulama si Ibn Abbas? Anong dalil? Dahil nagdua ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ipaunawa niyo po sa kanya ang relihiyong Islam at turuan niyo siya ng tafsir ng Quran. Kaya siya ay habrul umma, alim ng umma at turjumanul Quran, mufassir ng Quran sa murang edad na nagbibinata pa lang. Kaya ang tunay na pagiging ulama hindi sa edad. Ang tunay na pagiging kibarul ulama hindi sa edad. Kibarul ilm fal amal wal ittiba. Ito narinig ko mismo sa bibig ni Sheikh Dr. Saleh Al-Usaymi, kabilang sa kibarul ulama ng Saudi Arabia. Yeah, Sheikh, ano masasabi mo sa kailangan ba ng debate sa Islam? Itong mga pagdidebate ngayon. Siguro na ano niyo Sheikh, narinig niyo si Sheikh Al-Jizani sa Jamia Islamiyah. Mayroon siyang librong isinulat, more than 100 pages 'yon. Siguro alam din ni Ustaz Yusuf Butukan at Sheikh Muhammad Muallam. Qawaid wa Ma'rif, Sheikh Muhammad Alim, Qawaid wa Ma'rifat al-Bid'ah, yung fundamentals para to know the innovations, no? Malaman mo kung ano ang mga bid'ah. Nabanggit niya doon na kabilang sa mga bid'a ang pakikipagdebate sa relihiyon. Kapag pakikipagdebate sa relihiyon. Pakikipagdebate sa relihiyon na kung saan ang pakikipagdebate ng mga hindi ulama. Pakikipagdebate sa ng pagdepensa sa sarili imbis sa katotohanan. O di kaya yung pakikipagdebate na humahantong sa pag-aaway-away, pagkakawatak-watak, yun yung bid'a. Ngunit mayroong mujadala billatihi ahsan na kabilang sa pangatlong antas ng da'wa. Binanggit ang Allah sa surato An-Nahl, yung last page. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan. Jidal mawjud yani. Na'am, wal mujadala billati hi ahsan. Ano 'yun? Kagaya ng pakikipagdebate ng mga sahaba sa mga ahlul bid'ah. Pinuntahan ni Ibn Abbas yung mga Khawarij. Anong dahilan? Ma taqimuna min ibni ammi Rasulillah wa fihim nazala al-Quran wa laysa fikum ahad nazala alayhi al-Quran. Afihi al-Quran. Ji'tukum min 'indi khair al-bariyah. Afikum nazala ilahi al-Quran? Ma tanqimuna min? Kalo thalath. Tatlong dahilan daw bakit sila nakipagtalo at nag-alsa kay laban kay Ali. Nang sinagot lahat yun ni Ibn Abbas radiyallahu anhu sa kanilang tent, nakita niya nag-grabe yung kanilang pagsisikap. Itim yung kanilang mata dahil sa walang tulog sa gabi dahil sa tahajjud. Umitim yung mga kamay nila dahil sa kanilang tahajjud. Pagruko, sujud. Yung kanilang mga noo ay sobrang itim. Umiitim yung kanilang mga noo dahil sa kanilang tagal ng pagsusujud. Yung mga Khawarij dati, yung mga kanununuan ng mga Khawarij. Nang sinagot ni Ibn Abbas, kabilang sa mga ulama, kibar ulama ng mga sahaba, lahat ng kanilang mga syubha, yung mga kadudadudang mga paniniwala o paninindigan ng mga Khawarij, kalahati sa kanila ay nagtawba at bumalik sa pagiging tunay na tagasunod ng sunnah. So kabilang yan sa mujadala billatihi ahsan, yung mabuting pakikipagdebate. Kasi bakit? Hindi humantong sa pag-aaway-away. Hindi humantong sa panginginsulto. Hindi humantong sa pagmumura. At hindi humantong sa death threat. O yung tinatawag na, pakasuhan ka na ako sa korte. Lagi. So, mga magulang kapatid sa Islam, siguro Sheikh Amrullah tumaba na. Hanggang dito na lamang, no? Naway nakapulot kayo ng aral sa mga nasabi natin ngayon. At naway itong ating mga narinig ay masabuhay natin. Dua ko sa Allah na kabilang ako sa magsabuhay nito. At pati kayo mga kapatid sa Islam. Dahil sa totoo lang, napakadelikado ang akida, napakadelikado ang tauhid kapag hindi natin ito pinag-aralan sa mga tamang mga ulama na dapat ating pagkunan ng kaalaman. Lahat pwedeng magdawa, lahat pwedeng magbahagi ng Islam, ngunit hindi lahat pwedeng magfatwa. May syurot yan. May mga syurot, may mga kondisyon yung pagbibigay ng fatwa. So, hindi tayo kabilang doon. At lalo na yung takfir, yung tafsik, yung tabdi, yan, isa din yan sa mga dahilan ng pagkakawatak-watak ngayon. Ng mga umma. Ng umma. Ng paghatol ng kufur, ng bid'a, ng fisk. No? Walang may sino mang karapatan ng magbigay ng hatol ng kufur
o ng bid'a o fisk liban sa mga tunay na mga matanyag at matataas na mga ulama. Dahil napakadelikado yan, man qala li akhi kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Sino man ang sabi sa kanya kapatid na kafir, ngunit hindi yung totoo, babalik sa kanya yon. Subhanallah. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa Islam, sa ating mga dila. Sabi ni Propeta Muhammad, ni Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, kabilang sa mga ulama, si Mu'adh ni Jabal, awa mo akhazun abim manatakal na mubihi ya Rasulullah, kami ba, o tayo ba ay parurusahan ng Allah sa ating mga binibigkas, sa ating mga sinasabi? Fakilat ka umu kaya Mu'adh, wahal yakubbo naso. Subhanallah Allah. Naam, wahal yakubbo naso. Bi al-sinatim. Bi ala nari jahannam illa hasaidu asnatihim. Di mo ba alam ya Mu'adh na ang dahilan ng pagkakasubsob ng mga muka o ng mga ilong ng mga tao sa impyerno ay dahil sa kanilang mga binibigkas na hindi nag-iingat? Correct. Oh, so mag-ingat tayong kapatid sa Islam. Subhanallah. Yung dila. Mayroong hadith na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay galing sa faida ni Sheikh Yusuf Butukan, na sino man ang pangalagaan niya ang kanyang dila at yung bahagi ng kanyang katawan sa pagitan ng kanyang hita, ibig sabihin yung private part, yung ari, ay ibigyan ng propeta ng garantiya. Yes, may garantiya siya makapasok ng paraiso. Oh, niyak talaga siya kidi. Ibig sabihin, ibig sabihin ng mga kapatid sa Islam, ang hindi pag-ingat sa ating pagsasalita, sa ating mga private part, no? Nangangalunya, no? Nakikipag sex, premarital sex, no? Na zina, kahit may asawa na, kumakabit pa rin. Ayaw nga sa ayaw sa duwaya pero nangangabit naman. Wal'adhu billahi min dhalika. Ayaw mag-asawa pero marami namang mga chicks, GFBF. Wal'adhu billahi min dhalika. Kabilang yan sa mga ikakapasok ng impyerno. Wal'adhu billahi min dhalika. Dahil bakit? Dahil sa kakulangan ng pagdakila sa Allah. So tauhid. Tauhid mga kapatid. Babalik tayo sa tauhid. Pag-aral natin. Ganun talaga reportate ang tauhid. Dahil ang tauhid, yan yung iman. Yan yung sunnah. So hanggang dito na lamang siguro. Bilang pahuli, no? Para maliwanagan yung mga kapatid, anong mawkit ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa sinasabi, nasaan ang Allah?